maging mapagbigay ang ating ibibigay, mabuti at ikabubuti ng ating kapwa para ang balik sa atin ay mga ikabubuti din natin. Halimbawa, di ba, yung talbos ng kamote. Nakakain na ba kayo ng talbos ng kamote? Di ba? Kapag malago-malago ang talbos ng kamote. Minsan kapag gusto mong kumain ng talbos ng kamote, hindi ba't pinuputol mo yung mga dulo? Pagkatapos mong alisin yung mga dulo ng kamote, pagkatapos mong talbusan, kinuha mo yung talbos, mga ilang araw lang, yung tinalbusan mong sanga, nagkaroon na ng mga panibagong sanga. Di ba? Namatay ba? Nawalan ba? Kinapos ba? Kinulang ba? Hindi. Nagkaroon ng panibago eh. Ganon din yung kangkong, di ba? Minsan nagtatanim ako ng kangkong sa bote. Nagtatanim ako ng talbos ng kangkong sa bote, talbos ng kamote sa bote, talbos ng alugbate sa bote. Kapag gusto kong kumain ng mga gulay na yan, tinatalbusan ko yan. Pero pagkalipas ng ilang araw, yung mga tinalbusan ko, nagkaroon ng mga panibagong sanga. Handa na naman silang mamigay. Anong ibig sabihin? Ang taong mapagbigay, hindi kinakapos sa buhay. Ang taong nagbibigay, hindi nawawala ng mga pagpapala sa buhay. Kung yung mga uri ng gulay na kapag tinalbusan mo, ay nagkakaroon ulit ng mga supang, gawa ng Diyos yun eh. Kaya kapag ikaw ay nagbibigay, nagkakawang gawa, nag-aabot ng mabuti sa kapwa, akala mo nawawalan ka, akala mo nalalagasan ka, hindi, gagawa ng daan ang Diyos ng panibagong sanga para ikaw ay padalhan ng kabutihan, padalhan ng biyaya, padalhan ng pagpapala ng Diyos. Hindi mawawalan ng sanga ng biyaya ang Diyos sa iyong buhay. Kaya nga ang pagiging madamot, ang tikom daw ang kamay, kapag may bumagsak na biyaya, hindi nasasalo, dumadaplis lang. Kaya nga, kapag ang mga tao ay palaging tikom ang kamay, ang biyaya, minsan tikim lang din. Kaya huwag tayong magdamot. Ang taong mapagbigay ay gumiginhawa sa buhay. Sabi ng Proverbs yan, di ba? Ang kamay ang tikom, ang biyaya, minsan tikim-tikim lang din. Kaya kung gusto nating ma-enjoy ang biyaya ng Diyos, huwag tayong maging tikom. Kailangan maging mapagbigay tayo. Yun yung prinsipyo ng pagbibigay eh. Kaya nga kung gusto mo lalo kang pagpalain, hindi patuloy tayo mag-abot. Ang Diyos gagawa ng mga sanga-sanga sa ating buhay. Hi, ako po si Bro Hens at patuloy po nag-aanyaya sa inyo na tangkilikin ang lahat ng content ni Gerry Eloma Channel. At tiyak ko kapag kayo po ay patuloy nanonood at nakinig ng mga aral patungkol sa mabuting balita, ay natitiyak ko na kayo po'y tunay na pagpapalain. Kaya naman, i-click na nyo ang subscription bell, i-hit na ninyo yung subscription button at hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga uploads ng Gerry Eloma Channel. God bless you and see you sa mga susunod na panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo napagpala ng video, huwag nyo naman kalimutan ng mag-like, mag-subscribe, kalimbangin ang bell at ibahagi na rin ang video na inyo pong napanood. Salamat! God bless! We love you with the love!